True-blooded Aldabnation lovers, Maine Mendoza, gaano nga ba ka-sensitive? Literal or physical? Ang buong detalye, pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Artista Life Updates, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell button para sa marami pang videos. Pero bago ang lahat, nais ko pong pasalamatan ang lahat ng mga True-blooded Aldabnation na patuloy na sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates patungkol po sa ating iniidolo na si Alden Richards and Maine Mendoza. At ngayon po, let's read ang lahat ng inyong mga positive comments. Let's hear it from Miss Cora Copuentes. Naniniwala ako na nagkaroon sila ng something since nagkita sila kasi hindi sila agad pinagdikit or pinagsama. Inunti-unti lang sila pinagpapadevelop ayon sa kusa nilang nararamdaman. Kaya nga nasa split screen sila. Si Alden ang unang tinamaan dyan kasi napakamahiyain ni Maine na may kaya pa pala sa buhay na hindi tulad ng ibang mayayabang dahil porket anak mayaman. Isa yan sa nagustuhan ni Alden. Kaya nga nasabi ni Alden na matagal na siyang may gusto kay Maine at nakita naman ng buong mundo kung paano siya nag-effort kay Maine. Kainin niya ba naman ang iniluwa ni Maine? Makisabat sa usapan tungkol sa menstruation nito at tungkol sa regla ni Maine, pag-aksayahan ang gumastos ng private plane para mawala ang tampo ni Maine sa kanya. Kahit nasa harap sila ng camera, bigla na lang lalagyan ng icing ang mukha ni Alden. Baliwala lang kay Alden dahil mahal niya. Tagadala na sapatos sa huri ng mismong palad ni Alden ang ilinuwa ni Maine na panis na suman na pwede naman diretso na sa lupa, idinura ni Maine, sinahod pa talaga ni Alden sa dalawang palad niya. Hindi gagawin niya ng love team lamang o magkaibigan. Ganito nga in-explain at pinakita ni Miss, inalala ni Miss Cora Copuentes kung paano niya inabangan at naalaman ang tunay na detalye patungkol nga kay Mr. Alden Richards and Maine Mendoza na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin pinagsasawaan ang kanilang love team dahil hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin at lagi silang nagte-trending even though we don't even see them yet na magkasama at ngayon nga ay pinag-uusapan na trending din ang pagkakaroon nila ng kanilang mga solo-solo project na talaga ng mga kinaiinisan ng lahat ng mga True-blooded Aldabnations dahil nga since 2016 nang nagsimula ang Kali serye, nakasanayan na nating makita na super sweet nga ang dalawa at super na ipinapakita nila yung tunay nilang kung ano man yung meron sila. Pero on a recent days ay nagbago nga ang lahat na pinagtakhan ng marami kung bakit biglang nagkaroon ng twist sa story nga ni Miss Maine Mendoza and Alden Richards. Even though we know na mahal naman talaga nila ang isa't isa, they care to each other. Alam din naman natin kung paano inalagaan ni Alden si Maine Mendoza sa mga panahon na sila ay lagi magkasama at kahit nga sobrang daming mga hindrance sa kanilang relationship but still sa mga gestures at sa mga presence nila magkasama sa Itbulaga ay may kita mo yung tinatawag na palagi silang nagtatawanan backstage na at the same time meron din mga pagkakataong nahuhuli sila ng camera na magkausap kahit na may restriction sila or ano pa man yung pinagbabawal between them. So ngayon pinapakita lang dito na talagang kahit ano pa man ang dumating sa kanilang dalawa ay wala talagang makakapigil sa kanila katulad ng sinimulan nila noon at isa rin sa mga bagay na hinahangaan ng mga True-blooded Aldabnation dito kay Maine Mendoza katulad ng isang komento na nanggaling sa isang fan, sabi nga dito, isa lang ang dahilan kung bakit tinatago dahil may kontrata silang sinusunod kaya nang pinaghihiwalay sila kasi ayaw nilang malaman ng mga fans kaya intayin lang muna natin ang tamang panahon nila. Ayan, napaka-cliche na yung salitang tamang panahon mula pa na nagsimula ang Kali serye. And we don't even know what the next story behind Alden Richards and Maine Mendoza sa word na tamang panahon. At sabi naman ni Mr. Peter Mardak, yes, admin Maine is downhearted person. May busilak na puso, kaya minahal siya ng milyong-milyong tao. Napakabait na bata ang batang ito.
Tama ka, admin. She is indeed a phenomenal star in a short period of time na na-achieve niya ang stardom. Yes, totoo po yan. Napakadami na pong evidence na nagdaan. At may mga pagkakataon pa nga na si Miss Mayne Mendoza, according to her interview, ay gusto niya na rin mag-quit sa showbiz. Nung nakaraang kanyang interview or yung sa Papinoy interview niya, sa virtual interview, bago magsimula ito, sinabi niya na nais niya na mag-quit sa showbiz. Ngunit tatalakayin natin yan sa mga susunod pang panahon. But this time, isang nakakagulat na post mula kay Paulo, na isa sa mga member ng Jowa Pau, na pinakita niya or pinost niya ang isang binte na ang pagmamay-ari ng binting ito ay walang iba kundi si Mayne Mendoza. According to her tweets, narito ang kanyang official tweets at official Twitter account. Sabi niya, Paulo Ballesteros, Morning Double Cards, SKL, or share ko lang yung balat ni at Mayne DCM. Pag kinamot, nagpapantal talaga at pwedeng sulatan. Tas yung sulat, magpapantal. Parang nag-i-exorcist pero di kailangan ng SFX. Itbulaga App Studio, Instagram.com. Yan, ganito nga ang tweet ni Mr. Paulo Ballesteros. Kasabay nito ang pag-post ng bintingan nitong si Mayne Mendoza na may nakasulat or parang sinulatan niya ng Jowa Pau na pangalan. At magtataka ka na lang kasi naka-engrave, nakala mo itinato ng transparent. Ganito nga ka-sensitive ang skin nitong si Miss Mayne Mendoza. Kung matatandaan po natin at babalikan natin yung kanyang interview with Mr. Boy Abunda, tinanong siya ni Mr. Boy Abunda noon kung ano ba ang sikreto ni Miss Mayne Mendoza sa pagkakaroon ng magandang skin. And she said na bata pa lamang sila ay talagang tinuturuan na sila ng kanilang parents na bilang isang babae ay kailangang alagaan nila ang kanilang mga balat. At isa sa mga sikretong sinabi nito ay palagi nga daw siyang naglo-lotion. Sa kanya pong bag, araw-araw po ng kanyang buhay ay hindi nawawala ang moisturizer para sa kanyang skin. Nakitang-kita naman natin na even though Mayne Mendoza has a fair skin, pero makikita natin yung kanyang flawless skin sa lahat ng mga presence or sa lahat ng mga TV guesting or mga programa or mga teleseries and movies na kinabibilangan niya ay nagtalagang nagfo-flaunt at makikita mo talaga yung pagkakaroon niya ng makinis na pangangatawan. Isa ito sa mga hinahangaan ng mga artista, lalo na kapag nag-post itong si Mayne Mendoza ng kanyang Instagram photos, ay talagang hahanga ka sa kagandahan ng kanyang skin. Very sensitive skin. That's it for today, True-Blooded Aldab Nation. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit the bell button for more updates. Thank you for watching.